Good day mga ka-PBA Madness! May pag-asa pa bang lumakas at maging contender ang Blackwater Elite sa darating na PBA season? Masyado nga makontrobersiya ang koponan ng Blackwater matapos nga nilang i-trade last Governor's Cup ang kanilang mga pangunahing contributor sa team. Inilipat si Ray Parks Jr. at Mike DiGregorio sa TNT Katropa, tapos sinundan ni na Alain Maliksi at si Raymar Jose sa Meralco. Lahat yan inilipat sa MVP teams. Marami na nga ang nagsasabi na nagiging farm team daw ng MVP teams itong koponan ng Blackwater Elite bago matapos ang taong 2019. Pinangalanan ng Blackwater ang kanilang magiging coach sa darating na season. Ito ay si Nash Racela. Sa lineup ng Blackwater Elite, may mga players dito na dati na rin nahawakan ni Coach Nash Racela. Kaya naman, konting adjustment na lang ang gagawin ni Coach Nash sa team ng Blackwater. Maraming mga trade rumors ang kumakalat sa social media at ilan dito na i-involve ang mga Blackwater players gaya ni na Mac Bello at Don Trolliano. Sa tingin ko mga kamadnes, kung si Nash Racela lang masusunod, hindi niya bibitawan ang dalawang player na yan. Malaki ang maitutulong ng dalawang player na yan sa sistema ni Coach Nash Racela. Sa kasalukuyang lineup ng Blackwater Elite, kailangan magbawas sa point guard position. Nandyan sina Mike Cortez, Brian Heruela, Diego Dario, Jello Alolino, Roy Sumang at Mike Tolomia. Isama pa natin ang mga point guard na nakuha nila nitong nakaraang rookie draft. Ito ay sina Chris Bitoon na nakuha sa second round at si Hubert Cani sa third round. Ilang beses na rin nabalita na siguradong mapapasama sa lineup ang rookie na si Chris Bitoon. Handa nga nilang bigyan ng kontrata itong si Chris Bitoon ng Blackwater Management. Tinatapos lamang ang kontrata niya sa MPBL. Pagdating sa big man ng Blackwater, marami nga ang nagsasabi na isang sugal ang pagkuha sa isang 34-year-old na rookie na si Mauricio. Pero sa kakulangan ng big man na pupwede magpahirap kay Junmar sa ilalim, eh talagang i-consider mo na kuhanin si Mauricio sa number 2 pick. At isa pa, marami nga ang nagsasabi na itong draft batch na ito ang pinakamababaw nitong mga nakaraang taon. Ito ang posibleng starting unit ng Blackwater Elite. Kung magkakaroon ito ng magandang chemistry sa system ni Coach Nash Racela, malaki ang i-improve nito at mababawasan ang mga blowout games nila. Kung magbabago ang pananaw ng Blackwater Management at mag-focus sa pagpapalakas ng team, sa tingin ko mga kamadnes, may mga batang player sila na pupwedeng simulan gaya ni na Mac Bello, Anthony Simera, Don Trolliano at Paul Desiderio. Kayo mga kamadnes, may chance pa ba na magkaroon ng isang solid na lineup ang Blackwater? O totoo ang mga rumor na kalaunan ay ibebenta na rin ang team nila? Kayo mga kamadnes, anong say nyo?